Nakakita ho sa inyo na nag-uusap sa pinangyarihan ng krimen, Mrs. Mondragon. What? Kasalukuyan na ho naghahalugog sa inyo ngayon. Naghahanap na ng ebidensyang maililink laban sa inyo sa krimen. Wala silang makikita doon dahil inosente ako. Positive. City po, meron po sangkap sa paggawa ng bomba. Kailangan mong bantayan ang bahay habang wala ako. Eh, hindi natin alam kung anong pinaplano ni Daniela. Kaya dapat nandun ka. Pwede mo bang gawin yun para kay Mama? Mama. Cassie, please. Ano balita? Ayos na lahat. Nahuli na si Romina. Ano, Alvin? Ayos ba? Dream talaga ako sa'yo, kuya. Siguro naman, sapat tayo para tumigil sa pagdaduda sa atin si Daniela. Makakapagpiyansa naman ako, di ba? Parricide ang kaso ninyo. Asawa mong biktima rito, kaya hindi kayo pwede magpiyansa. Ano? Huwag ka mawala ng pag-asa. Pag-aaralan ko mabuti ang kaso mo. We will find a way. Hindi ko pinatay ang asawa ko. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay, Bernard. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Manunahan ako si Cassie. Hindi ko siya pinatay. Kailangan tayo ng paraan, okay? Bakit mo nagawa ito, Romina? Bakit mo siya pinatay? Ako ba talaga? O may umiipit sa akin? Kung kapal ang mukha mo, I would never, ever hurt my dad. Pero ikaw, Romina, galit na galit ka sa kanya bago siya nawala. Dahil pinagtakpan ka niya! Ano? So that's why you killed him. You murder. Daniela, walang patunay nun na ako pumatay kay Robert! Hindi ako mamamatay tao! You're one a hell of a liar, Romina. At kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Mabubulok ka sa kulungan. I'm here to take what is rightfully mine. Beginning with this house. And since I'm back, I want you and you to get lost. Dalingan, Daniela. Mag-usap muna tayo. What for? That gold digger killed my dad at walang puwang sa bahay na ito ang pamilya niya. So get the hell out habang may naiiwan pa akong bait para sa inyo. Shoo away, Cassie. Or gusto mo kalat ka rin kita palabas with pleasure. Marga, ba? As far as I'm concerned, ate, kay Mama po iniwan ni Daddy yung bahay. Kaya hindi niyo po kami pinipalisin. As if naman may magagawa ka, nag-iisa ka na lang, remember? Kung meron mang may karapatan tumira dito, si Cassie yun at hindi kayo. At mas lalo namang hindi sa sampid na kagaya mo. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan kong magpakatatag para kay Cassie. Umalis na lang kaya muna tayo dito, Cassie. Pwede naman tayo mag-rent na lang muna habang hindi pa nakakalabas si ate para rin wala ng gulo. No matter what happens between me and mama mo, your mansion will always be your home. Promise me whatever happens, hindi nyo iiwan yung mansion. Promise me that. Hindi po, Tito Neil. Nag-promise po ako kay Daddy na anuman pong mangyari, hindi po ako alis sa mansion. Isa pa kay Mama po iniwan ni Daddy yung bahay. Dito ko po hihintayin si Mama. Hindi po tayo alis. Kaya anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Obviously, I'm taking the trash out. Pero hindi ko naman alam na susulpot ka sana kumuha ko ng mas malaking bag. Wala kang karapatan para pakialamin mga gamit ko, Marga. Pati ni Mama at Tito Neil. This is our house, and this is my room. Well, not anymore. This is my room now.
At sino naman ang nagbigay sa'yo ng permission para ang kanya nang hindi sa'yo? Pot calling the kettle black, Cassie? Kung meron man sa atin, ang umaangkin ng hindi kanya, ikaw yun. Wala kang karapatan sa kwartong to sa bahay na to. Dahil hindi ka nga kadugo ni Lolo Dad. Marga, tama na. Akin yung gamit ko yan. Akin na! Akin po! Oh, ayan! Eto! Oh! Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ayan! Akin na, Marga! Ano ba? Basta dito! Ano ginagawa ninyo? Ano nga mangyayari dito? You're nothing but a house help. Marga, sumusobra ka na. Umalis ka dito. Nana, sinasabi ko na nga ba? Simula pa lang ito talaga pakay niya, kaya ako yung dinidiin niya. Hey, ate, ano bang pwede nating gawin? Hindi naman sa tinatakot kita, pero sigurado ako na si Cassie na yung pag-iinitan niya. Subukan lang niyang kantiin ng anak ko. At mabibigyan ko talaga siya ng dahilan para ikulong ako. Ate, minahon ka. Walang magagawa ang galit. Kung yun pa unahin mo, wala ako sa posisyon para kontrahin ulit siya. Pinamukha niya na sa akin na sampid lang ako sa bahay. Neil, makakalabas din agad ako dito. At sisiguraduhin ko yun. Pero habang nandito ako, kailangan ko makasigurado okay lang si Cassie. Gagawin ko ang lahat, ate. Hindi ako papayag na makantiman lang nila si Cassie. Daniela, kailangan niyo ba talagang gawin ito? Kailangan niyo ba talagang palayasin si Cassie? Kahit na ano nangyari, tinuring pa rin siyang anak ng daddy mo. Kapatid mo siya, Daniela. Hindi. Hindi ko siya kapatid. Maawa ka naman sa bata. Wala na siya matatakuan. Dito na siya lumaki sa mansyon at katulad mo, pinakahalagahan niya ang bahay na ito. Tagal ko nakihati sa kanya. Sila ang nagpakasasa sa lahat ng mga pinaghirapan ng daddy ko. And after all these years, manang para kaming mga aso na naghihintay ng tira-tira nila habang sila nag-enjoy ng mga luxury, attention, and love that my dad can give. Hindi sila dapat kaawaan. Pero walang kinalaman si Cassie sa lahat ng ito, Daniela. Kung nabubuhay pa ang daddy mo, hindi niya magugustuhan yung ginagawa mo. Pero naniniwala ako na maiintindihan niya kung bakit ko ito kailangan gawin. Hindi naman siguro mas mamakaramdam si Cassie ng paghihirap. Pero napakabata pa ni Cassie, Daniela. Isipin mo na lang kung kay Marga nangyari lahat ng ito. She'll survive. But if she doesn't, that's no longer my problem. Dahil parricide ang kaso mo at ikaw ang prime suspect sa pagkamatay ni Robert, naka-freeze lahat ng minanam sa kanya. Kasama na doon yung tinitira niyo ngayon. Kaya't may karapatan pa rin si Daniela na tumira doon. Pero hanggang kailan? Hindi sila pwedeng tumira doon habang buhay. Baka kung anong gawin niya sa anak ko. Sige. I'll talk to her, Romina. Pero knowing Daniela, she won't easily back down. But if magpo-focus tayo sa kaso mo, Romina, everything will follow. Makakalaya ka. Makukuha mo ulit ang bahay. Kapag napatunayan, wala kang kasalanan. Kung ganun, kumilos na tayo. May anak akong naghihintay sa akin. Naiintindihan niyo ba yun? Hang the good girl again? Marga, tigilan mo na ako. Sa'yo na nga yung kwarto ko, huwag ka naman dami ng iba. Alam mo, kasalanan mo naman kung bakit siya nasaktan. Unless ayaw mong may masaktan pa dahil sa'yo, umalis ka na lang. Kasi nagsisimula pa lang kami. Saktan mo po ulit yung mga taong mahal ko, Marga. Well, galingan mo. Pareho kay ni Cassie na anak ni Robert. Guilty man o hindi si Romina, wala kang karapatan na bigla na lamang suluhin ang mansyon na ito. Watch me, Bernard. Alam mo, of all people, ikaw dapat kinakampihan mo ako, hindi sila. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Sinisiguro ko lamang na matutupad ang lahat ng gusto ni Robert. Daniela, I owe your father that much. But I'm not leaving this house, Bernard. At kung hindi aalis ang bastardang yun, so be it. Tingnan natin kung sino matira sa aming dalawa. Sige. Kung yan ang gusto mo, sa bandang huli, ikaw pa rin ang talo dito dahil ipaglalaban ni Romina ang karapatan nila ni Cassie. Subukan niya kung makakalabas siya ng kulungan. Pag nag-file ng complaint si Romina, hindi lang itong mansyon na to ang babawiin ng korte, kundi lahat ng manang na akong kay Robert. Stop bluffing. Daniela, kung gusto mo talagang tumira dito sa mansyon, all you need to do is just talk to Cassie.
Are you telling me I'm at the mercy of that kid? Daniela. Bernard, hindi ko kailangan ng permiso ni Cassie. I'm staying in this house, and even you cannot do anything about that. Since you have no plans of leaving, I guess I'll have to tolerate your existence. Hahayaan kitang manirahan dito sa mansyon. But on my terms. Ano pong ibig niyo sabihin? If you think na aalis kami dito, hindi mangyayari yan. Now, if you want to live here peacefully, you will have to follow my rules. After all, whether I like it or not, I'm still your legal older sister. So, legally, you have to follow me. Sige po, ate. Good. Mom, you're letting her stay? Marga, drop it. Fine. Basta hindi ko ibabalik yung kwarto ko sa kanya. Wala rin naman akong balak na kunin yun, Marga. Ang mahalaga lang sa akin yung makapag-stay dito. Okay naman na po ako sa guest room, ate. Wait. Sino namang nagsabi sa'yo sa guest room ka matutulog? Ate. Kasi hindi pa pinag-usapan natin, you will have to follow my rules. Hindi mo magagamit ang guest room. May plano ko doon. It will be my office. You will have to sleep with a maid. May problema ba? Wala po, ate. Hindi naman po ako maluka gaya ng ipe. Sige po. Ayos ang kanapin yung mga gamit ko. Nano, sorry po, nakikisiksik kami dito, ah. Pati po yung wedding picture ni Mama at Daddy, sinama ko pa. Ako nga, dapat mag-sorry sa inyo dahil sa ginawa ni Daniela, eh. Sinubukan ko naman siyang kausapin, pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Kayo lang naman, Homa, ng Esther, ang umaasang may bahid pa ng kabutihan ng demonyitang yan. Eh kahit na ibabad mo pa sa bleach, hindi na talaga puputi ang budhi niya. Neil, hindi ko kinakampihan si Daniela dahil alam ko mali ang ginawa niya. Pero gusto ko lang malaman ko saan siya nanggagaling. Mabait na bata naman si Daniela. Eh siguro, pinatigas na ng pagkamatay ni Sir Robert ang puso niya. May ititigas pa? Neil. Pasensya na ho kayo, Manang Esther. Pero buong buhay ko, walang ibang ginawa si Daniela kundi maging kontrabida ng buhay ni Ate Romina. Kaya hindi ko po talaga mapapaniwalaan ang sinasabi niyong kabaitan niya. Neil, naniniwala naman ako na walang taong pinanganak na likas na masama. Kaya umaasa pa rin ako na makakausap ko si Daniela. Na maunawaan niya na mali ang ginagawa niya. Tulungan natin siya magbago. Good luck, Manang. Parang mas may more chances of winning pa tayo sa loto. Smile! Alam mo, bagay sa'yo maging katulong. Ayos lang. Wala namang masama sa pagiging kasambahay. Marangal ng trabaho yun, Marga. Sila kasi yung mga tao na pinaghihirapan yung mga nakukuha nila. Hindi yung basta-basta na dumarating at nangunguha. Ayusin mo yan. Attorney, kailangan ko makalaya. Kailangan ko makabalik sa bahay para maprotektahan ang anak ko. Attorney, anong problema? Akala ko ba inaayos yun na yung paglaya ko? Well, of course, we're doing our best. Pero nagpo siyang prosecution para iakyat sa korte ang kaso. Anong ibig niya sabihin? Anong ibig sabihin? Kailangan ilipat ka sa city jail. I-detain ka muna doon while the case is ongoing. City jail? Attorney, hindi pwede. Ayoko mapalayo sa anak ko. I'm sorry, Romina. Pero sa ngayon, kailangan muna natin sumunod. What are you two doing here? Daniela, wala na yata sa lugar. Paano hindi ako sasabay kumain sa dalawang yan? Daniela, pagkain yan. Hindi yan pinagdadamot. From now on, ako na ang magkocover na expenses dito. Pati ba naman kayong dalawa, pakakainin ko. Daniela, wala na sa lugar. Parang hindi ko responsibilidad yung dalawang yan. If they wanna eat, they can buy their own food. Uso talaga sa kapatid mo ang pagiging matapobre. Tito, okay na po. Kasi. If I were you, I would listen to her. Now get out, bago pa ako mawala ng gana. Manang, sumabay na kayong kumain sa amin. Salamat, Daniela.
pero sa kusina talaga ako. I knew it. Kaya naman pala nung pinapatapon ni Mami na tira, hindi mo ginawa. Kaysa na masayang itong pagkain, maraming mga batang nagugutom ngayon, ha? Eh, di bakit hindi mo ibigay sa kanila? Para masanay sila sa tira-tira. By the way, isusumbong pa rin kita kay Mami. Marga, pagkain lang to. I don't care. Baka din po nakakalimutan nyo na si Mami nagpapaswerdo sa inyo, ha? What? You wanna get fired too? Honestly, hindi ko alam po bakit pa kami pinabibigyan ng Mami. Nana, huwag niyo na pong patulan. Bumili na rin naman po ako ng lulutuin ko eh. Ayos na po yun. Cassie. Nana, okay lang po. At saka po si Tito Neil nag-ayos na po papasok. Sa office na nandang po siya kakain. At saka masarap po yun. Yung favorite ko, sardinas. Gusto mo, Marga? Yuck!